Guys, good morning. Kain po tayo ng noodles, yung Mee Goreng. Napaluto po ako ng noodles dahil papakita ko sa apo ko ang paggamit ng chopstick kasi nag-box po ako na may kasamang chopstick. Gusto ko silang matuto. So, nakita ko ang aking apo na ang hawak sa chopstick. Hindi naman ako perfect, pero nakikita ko dito sa aking mga amo kung paano nila hawakan ng chopstick. So guys, kain tayo! Yeah, Mee Goreng! Flavor ng Mee Goreng na niluto ko, guys. Yummy. Let's eat. A few moments later. Uy, ang galing na ni Shai. Pwede na to sa ano, Chinese. Wala naman yan? Yes. The gorilla. Eat you. Galing ah! Galing din dyan mag-chopstick. Sa'yo? Wow! Uy, Chinese ka na! Runo nga! Sige ate. Hello guys! Kain tayo na noodles. So, dahil ang aking apo ay pinadala paluto ng noodles. So, nakita ko sa aking mga amo at pinag-aralan ko din po, ano, na ang paghawak nila ng chopstick ay ganito. So, minsan naman ng iba is nakaganyan yung kamay para ano, yan. Kasi ang chopstick po, ayan, pinagaganyan. Meron naman na pakalapit, gano'n. Malapit. Meron naman po malayo ang hawak. So, para magano nyo, ipit yung pagkain. So, let's eat guys! We'd use stainless chopstick ng Mee Goreng. So, start na tayo guys. Dahil sok na is 9:30 ang aking almusal. So, ang hawak ko po ng chopstick ay ganito. Dito po ako nasanay. Ayan. Ganyan. Para maipit yung pagkain. So, kain tayo. Let's eat guys. Unang subo para sa inyo. Unahin natin ng gulay. So, let's eat. Buhay po ng katulong. Ang buhay po ng katulong, noodles lang, sapat na. Ang buhay ng katulong guys, noodles lang, okay na. With coffee, okay, ayan po. Coffee break. Ayan. Breakfast ni Melody Dumpit. Dahil easy lang po ang noodles. Kain tayo ng noodles ng Mee Goreng. Sarap guys. Nagutom ang ating ano. Nagutom ang inyong lingkod.
guys. Dahil naglinis na po ako ng fish pan doon sa loob, sa labas ng grilling fish pan. Naglinis na din ako ng toilet. Naglalaba, kasama po yan. So, nagutom na po. Kasama na lang aking pag ano lang, chopstick para sa aking ako. Dahil nakita ko po ang hawak ng sa chopstick ay paganon. Tapos yung aking isang ako ay hinawakan yung chopstick ng ganyan. Tapos inigikot pa ganun. Siyempre, baby pa, sabay subo. Natuwa naman ako kasi mag-aaral po silang matuto ng chopstick. So, napagluto tuloy ako ng noodles. Kain tayo, guys. Singapore, Hong Kong, China, Macau. Kapag ka po wala ng choice at nagmamadali, no? Or yung iba po, sa amo talaga, noodles lang. Hindi ko katulad na kung ano yung gusto kong iluto, pwede. Kasi po, ano ng amo ko is cook what you want, drink what you want, eat what you want. Copy tayo, guys. Copy. Milk. Ayan, guys. Copy lover po ako. Hindi nyo po na itatanong. Na humawak ng chopstick. Kasi nung nagpunta ng Taiwan yung kapatid ko, nag-package siya ng chopstick. So, dun pa lang is gumamit ako nila ng chopstick. Kasi sa ibang kainan sa Pilipinas, gaya ng chopping, may chopstick. So, ma-amaze ka. Natuwa pa po ako doon sa aking apo na isa, yung anak ng bunso ko, na kahit champurado, chinachopstick niya, guys. Pero okay yun, kasi alam niyo kung bakit. Para daw madali kayong matuto ng chopstick, doon kayong mag-start sa maliit. Gaya ng bigas, gaya ng mani, gaya ng sago. So, pag na-perfect nyo yun, mas maganda. Kasi nag-umpisa kayo sa bilog. Kahit itlog, pwede nyo gamitan ng chopstick sa paghawak.
marunong na po yan sila mag-anong chopstick. Pero more on, sa mga sa agayan natin sa Pilipinas, di ba? Kung wala naman nakarating ng ano at hindi naman nakakain sa mga ganong lugar, mostly yung iba nga nakakamay pa. Kaya, gaya ko, hindi naman po ako dati marunong. Nag-aral lang din po ako kung paano gumamit ng chopstick. Kaya kahit po sa restaurant, pag lumabas kami kasama ng amo, no? Una ko lang dito sa kanila, lumabas kami. Tapos ano, nag-order po siya ng tinidor. So, hindi niya alam na marunong akong gumamit ng chopstick. So, nung nakita ko ng lola na gamit ng chopstick, natuwa siya. Pero ang amo ko po, talaga, kahit kailan kami kumain, kahit alam niyang marunong akong gumamit ng chopstick, nag-order po talaga siya ng tinidor para sa akin. Try tayo, guys. So guys, konti na lang. Wala akong order ng phone, kaya hawa ko lang siya. Inis. Okay. Nasa kwarto po yung aking holder. Kasi ayaw ko namang abalahin yung aking alaga. Tudog pa. So, sa isang kwarto po, dalawa ang aming bed. Doon siya sa bed niya, doon ako sa bed ko. Hindi niyo man tinatanong, sinasabi ko na po. That's it. So guys, kahit na ganito lang, may content na ako kasi hindi po kami makalabas. Bali, 1 week na po kaming lockdown at meron naman yung cases dito. Nag-start lang po siya sa mag-asawa. Tapos naging 10, naging 20, naging 30. Ngayon po, nakita ko sa news is 119 na, guys. Kaya nung nakaraan po, nung na-news ng Friday, Linggo, Saturday, nagpa-swab test na po kami kasama ang amo. So, after noon, 1 week, wala pa kasi meron pong minigay sa amin na box na self-check. Yun na, tapos na din po namin ng Wednesday. Amo ko ang nag-assist sa amin, ng asawa niya, ako, at saka yung anak niya. Tapos, kahapon po is nagpunta naman ulit kami doon sa andun po, iba-ibang lugar. Pero malapit po sa amin dito yung tribal ferry terminal. Doon po ginanap yung pagpa-check na pagpa-swab test. Ayan guys, tayo tayo. Kaya hindi ko pa alam kung makakadayip na kami bukas. Kasi po ang sabi ng amo ko, 2 weeks.
ito, guys. Maraming salamat po. Sana eh nag-enjoy kayo at suggest pa kayo kung ano yung pwede kong iluto. Huwag lang yung maanghang, guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa laging sumusuporta ng aking premiere. Ako po yung host na magpapasalamat. Maraming salamat po sa aking mga viewers. Hindi ko na isa-isahin at sa madalas na magpa-support at sa akin kay Attorney Namasuki at kay Sawa Wallet. Sa iba pa, maraming salamat, guys. God bless po. Pagpalain din kayo ng ating ikapal. Tabaan pa tayo ng buhay. Bigyan tayo ng maraming blessing. So, ayun guys, tapos na si Melanie Dupit. Inumula tayo ng kape, guys. Ang kape ko po, hindi yan mainit. So, mainit ko siya tinimpla, pero pag ininom ko, guys, maligam-gam na. Ayan guys, maraming salamat. Ubus na. Love you all. Hindi po makalabas. I love you. Bye-bye.